may fur parents na caring-carry mag-alaga ng maraming aso at pusa, katulad ko. Pero may ilan ding fur parents na gustong sakto lang ang mga alaga niya. Kinukonsidera nila yung tinatawag na pagkapon. Pero hindi lahat yang dyan. Yan ang aking kwentong dapat alam mo. Ang fur babies palaging kinagigiliwan. May malambot na balahibo at cute na tindig. Best companion, ika nga. Madalas kapag magandang lahi, pinaparami pa ito. Pero ang ilang fur parents na happy and contented sa kanilang mga alaga. Kinakapon ito para hindi na makapagparami at makaiwas umano sa sakit na cancer. Kaso hindi lahat ng mga alaga hiyang sa pagkakapon. Dahil ang ilan dumodoble daw ang timbang at nagiging overweight o obese. Scarlett, Ashley at Minnie. Ito mga alaga ng fur mom na si May. 2016 nang binigay sa akin yung Aspin ng ka-church ko. Si Scarlett po is binili ko po nung papi siya. And then yung dalawa po, isa po yung anak nung aking Aspin na na-adapt. Dahil dumarami ng kanyang fur babies, inaral daw ni May kung paano ito alagaan. Dito niya nakita ang benepisyo umano ng pagkakapon. Kailangan kong ipakapon kasi yung area po nga namin, limited lang. Sabi nga po doon is, lalong tatagal yung buhay ng aso. Isa po yun sa reason kung bakit ko po sila pinakapon. Makalipas ang halos isang taon, ang kanyang mga alaga unti-unti na raw bumibigat. Si Minnie, before kapon, ito away nasa 18 lang po. Ngayon po ay 26 na po siya kilogram. Si Ashley is nasa halos same pa rin, 19. And then ngayon po ay 27 na po. And then si Scarlett ay 20 kilos, ngayon po ay 30 kilos na po sila. Dahil sa naging timbang ng mga alagang aso, naalarma si May. Sabi ko nga sa vet, hindi naman po sila overfeed. Sabi nga po ng vet, na kailangan ko pa rin i-diet. So, ang advice niya, once a day, exercise. Ang labis na paglaki ng mga alaga ni May, hindi nalalayo sa sitwasyon ng aso ni Arnold na si Bruno. Noong una, si Bruno, maliit lang kasi yan eh. Mula nung napakapon siya, diyan na, nag-umpisa. Mapapansin na hirap si Bruno sa pagdadala ng kanyang katawan. 37 kilos yan si Bruno. Pero nung mas lumaki na siya, ang estimate ko mga 40 kilos. Hindi rin daw ito kaya makipagsabayan sa pagtakbo. Kaya si Bruno, hindi nakaiwas sa motor at aksidente nasagasaan nitong Mayo. Dinayo ito na kasi siya. Awa kasi ako sa kanya dahil hindi siya makaakyat. Nadala naman daw ni Arnold si Bruno sa veterinaryo at binilinan na kailangan itong mag-exercise. Sa fur parents na nagpakapon ng kanilang mga alaga, ito ang paliwanag ng veterinaryong si Dr. Avril. When you say kapon in males, that's castration or the removal ng testicles. And then for females naman, that's spaying or the removal ng kanilang ovaries and uterus. Neutering does not directly affect or yung weight ng ating pet. The hormonal changes when you take out the reproductive system of an animal, doon tayo nagsastart na nakikita yung pag-gain ng weight, pag-increase ng appetite, and yung slower metabolism nila, which could eventually result to weight increase or obesity. We are lowering the risks of our pet in having testicular cancers, ovarian cancers, mammary tumors. So when you weigh the pros and the cons, the pros would always outweigh the cons of having your pet neutered. Hindi ibig sabihin na kapag kinapon natin yung pet natin, magiging obese na siya. Pero hindi dapat natutuldukan sa pagkakapon ang responsibilidad na maalagaan ito ng tama. Pag tumaba din yung ating pets, they are more prone to have heart problems, joint problems, bone problems. So kaya kailangan talaga ideal pa din yung weight ng ating pet para ma-reduce yung risks ng mga ganun na diseases. Tulad ng pagpapahalaga sa buhay ng tao ang pag-aalaga ng hayop, dahil ang kanilang buhay may kaakibat ding responsibilidad.